Hindi kailanman nagsilbi sa interes ng mamamayan ang mga tropa ng Philippine National Police sa Malibkong. Nang maitayo ang Malibkong Police Station, lalo pang dumami ang kaso ng ilegal na droga sa lugar. Kasama ng ibang tropa ng kaaway, nagsisilbi rin itong seguridad ng mga malalaking kumpanya sa Laguim at Minas. Maisa sa gawa ang mabilis, lihim at sorpresang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng isang squad na may dalawang team na armado lang ng pistola upang makadakit sa istasyon. Habang kagiyat na nakasunod ang tatlo pang rifle squad na magsisilbing suporta kung magkaputukan. Naghanda ang mga kasama sa aspetong pampolitika at militar. Nagsanay upang mapalakas ang katawan at mapataas ang kakayahan sa taktika at teknika. Isinagawa ang mga pag-aaral upang magabayan ang mga kasama sa pagsasagawa ng isang aksyong militar nang natitiyak na nasusunod ang mga tuntunin sa labanan. Higit sa lahat, sinigurado ang mahigpit na pagkakaisa ng buong kumpanya na isagawa ang taktikal na opensiba at harapin ang magiging ganting salakay ng kaaway. Phase 1, paglusob. Magkakasunod na lumapit ang mga kasama patungo sa target. Mabilis na pinasok ng isang team ng squad 1 ang istasyon. Agad na nagkaputukan sa loob. Ang isa pang team ay dumiretso para bantayan ang pinto sa likod. Samantala, nagmaniobra ang squad 2 sa kanang bahagi. Agad na nakuha ng squad leader ang posisyon at napigilan ng isang pulis na palabasan sa likuran. Kinuha ng squad 3 ang magkabilang gilid ng harap habang ang isa pang team ay nakadikit sa team ng squad 1 bilang suporta. Habang ang squad 4 ang kumuha sa kaliwang bahagi at bantay sa kalsada galing Taripan. Nang makaposisyon ang lahat, pumasok sa phase 2 ang laban. Pinaatras ang squad 1 sa labas ng pintuan at nagmaniobra ang squad 4 sa likod ng station. Habang naghahanda sa assault, sinikap pasukuin ang mga pulis. Matapos ang 20 minuto, napayapang napasuko ang mga pulis. 30 minuto na hinalughog ang istasyon at sinamsam ang mga gamit militar. Habang ang isang team naman ang umasikaso sa mga pulis. Nang kontrolado na ang sitwasyon, ipinatawag ng mga kasama ang mga opisyal ng bayan at barangay na nasa malapit upang i-turn over ang mga prisoners of war. Mahusay na nagamit ang mabilis, lihim at sorpresang atake. Pinakamahalaga, naglaan ng sapat na pwersa para malipol ang target. Nawalan ng kakayahang lumaban ang mga pulis, kaya madaling naitulak ang mga pulis na sumuko. Ligtas na nakaatras ang mga kasama. Bit-bit ang 7 HPR, 3 pistola, 5 ammo pouch, mga uniforme at iba pang logistika at dokumento.